Welcome to Hills of Glory Mabalaka. Join us every Sunday, 7:30 and 10:45 in the morning, and experience to be part of our growing family here at Hills of Glory Mabalaka. Calling the attention of all the young people for our protege, producing an empowered generation, every Thursday at 5:45 in the afternoon. Let us activate our faith and encounter God through prayer, every Tuesday at 5:30 in the afternoon. Club Legacy. Professionals, you are not forgotten. A monthly assembly awaits you. Dine and learn with us at Club Legacy. Welcome to the Upper Room. Let us worship God here every Monday, 8 o'clock in the evening. I know you never win.
morning, everyone, and welcome to the Upper Room. Ngayong gabing ito, nais ko na magpakatotoo ka. Huwag mong itago yung sakit o yung bigat. Isipin mo kung ano yung matinding laban na kinahaharap mo ngayon. Marahil mayroon sa atin ngayon na papasabi na lang ng, Lord, bakit? Bakit kailangan kong maranasan lahat ng ito? Hindi ko na kaya. Sobrang bigat na. Gusto ko nang sumuko. Pagod na ako. Much worse ay yung, Lord, nandyan ka pa talaga? Totoo ka ba talaga? Kapatid, alam ko pagod ka na. Alam ko sukong-suko ka na. Alam ko hindi mo na kaya. But tonight, allow me to encourage you by sharing a message from above entitled, The Battle is Not Yours. If you're in a place or situation where trusting God is the only option, then your only option is the best option. Let's read Exodus chapter 14, verse 14. The Lord Himself will fight for you. Just stay calm. Kapag sa Panginoon ka nagtiwala, siguradong hindi ka mapapahiya. And when we choose to fight with the Lord, number one, the battle will teach us to remain. In Psalm chapter 46, verse 10, the Lord says, Be still and know that I am God. Sometimes trusting God also means remaining. I know your situation may be hard or painful right now, but remain in the Lord. Put your trust in Him. Hindi mo kailangang magsalita, hindi mo rin kailangang pilitin ang sarili mo. Sapat na yung magtungo ka lang sa Panginoon at manatili ka. Manatili ka kahit sobrang hirap na. Manatili ka kahit sobrang gulo na. Manatili ka kahit sobrang bigat na. Baka naman kasi kaya ka nasasaktan kasi pinipilit mo yung hindi naman para sa'yo. Baka naman kasi kaya ang gulo-gulo na kasi hindi ka nakikinig sa kung anong sinasabi ng Diyos para sa'yo. Baka naman kasi kaya ang bigat-bigat na kasi ang layo mo na sa Panginoon. Kapatid, stand still and let God move. Number two, the battle will teach us to be strong. May pangako ang Diyos na ating mababasa sa 1 Peter chapter 5, verse 10. And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have been suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. This verse hits me so hard. Kaya nga tinawag na pinagdadaanan, kasi dadaanan lang natin. Malalagpasan din natin at hindi tatambayan. Alam mo kung bakit? Kasi marami pang plano ay mali. Marami pang magagandang plano ang Panginoon. At hindi matatapos ang lahat sa puro sakit, bigat, at hirap lang. Take note, walang forever at sa problema na yan, kapatid. Don't dwell on it. Instead, deal it and fight it with God. Kung matagal nung nakapose ang life mo, it's time to move forward. Tama na ang pagtambay sa problema. Greater things are coming on your way. Iiyak man, after that, inhale, exhale agad. Then lalaban ulit. Remember, God is in complete control. Number three, the battle will teach us to surrender. Always remember what the Lord says in Romans chapter 8, verse 28. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Kung hindi kalooban, Lord, bitawan muna. As simple as that. Kaya ka nasasaktan kasi pinipilit mo yung hindi naman para sa'yo. Kaya ka nahihirapan kasi may hindi ka pa binibitawan. If it's breaking you in God's heart, let it go. If it's no longer helping you, let it go. It's not too late to let go of the things. Surrender before it destroys you. Surrender before it interrupts the plan that God has been preparing for you. Kapag sumuko ka sa mundo, siguradong talo ka. Pero kapag sinuko mo lahat sa Panginoon, siguradong panalo ka. Kapatid, kahit kailan, hindi ka bibiguin ng Panginoon. Choosing God and His will is a win-win situation. Let go and grow deeper with God. Madapa ka man, nagkasugat, nasaktan, o nawala ang landas, but remember, He can restore you again. Hinding-hindi ka magsisisi when you choose to fully surrender your life to Him. Give the driver's seat to God and allow Him to be the driver of your life. As my conclusion, sometimes we all see breakings, but there are breakthroughs. We see tests,
but actually, there are testimonies. We only see battle, but behind that, there is a blessing. We see failure, but after that, there is a growth and victory. Kahit ilang beses pang iparamdam sa'yo ng mundo, na you are just nobody, kapatid, let me remind you that God is a master of making champions out of nobody. Look at David, from an ordinary shepherd boy to a king. Look at Joseph, from prisoner to a ruler of the land in Egypt. Look at Esther, from an orphan to a queen. Look at me and you, from a sinner to an overcomer, from a loser to a conqueror. Kapatid, we became great people because we have a great God. Hindi mo kailangan lumaban mag-isa dahil siguradong sasamahan ka niya. God will fight for you. Let Him and allow Him. For now, it's time for you to rise up and continue to fulfill your God-given victory. Amen. Let's pray. Lord, thank you for always being with us. Indeed, Lord, that we are not fighting alone. We are not fighting for victory, but we are fighting from victory to victory. Alam namin, Panginoon, na walang mahirap at walang imposible sa iyo. Lahat ng mga laban namin sa buhay, Lord, ay nilalapit namin sa iyo. Dahil malayo sa iyo, Panginoon, wala kaming magagawa. At malayo sa iyo, hindi kami magtatagumpay. Ikaw na po, Lord, ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po at magkita-kita tayo sa susunod na Upper Room. God bless everyone.